Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay gagawa na naman po ulit tayo ng panibagong flavor ng ice candy. Ito ay ubi makapuno ice candy. At ito na po yung ating mga sangkap. Meron tayong 1 cup ng cornstarch or pwede rin kayong gumamit ng tapioca starch. 1/3 cup ng white sugar. Tapos itong ating ice candy wrapper na ang size ay 2x10. Isang lata ng evaporated milk. Itong ubi flavor. Tapos itong ubi halaya or purple yam na kalahating bote. Tapos ito din yung ating makapuno strings or coconut sports. Kalahating bote. At saka itong ating 6 cups na tubig. So yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon, bago natin simulang lutuin yung ating cornstarch, dito sa ating 6 cups na tubig, kukuha tayo ng 1 cup. Para dito natin i-dilute yung ating or tutunawin yung ating cornstarch. Ilagay ko po itong ating 1 cup na cornstarch or pwede rin po kayong gumamit ng cassava flour or tapioca starch. Ginagawa natin to na i-dilute muna. Para mamaya, pagka itong ating natirang 5 cups na tubig ay pagkakumulo na, tsaka natin to ihahalo para mas mabilis na lang po tayo. Kasi ito po talaga yung nagpapalambot ng ating ice candy pagka gumamit tayo ng cornstarch or tapioca starch. Tutunawin lang po muna natin. Pagka nasigurado na nating tunaw na yung ating cornstarch, itatabi muna natin dahil magpapakulo na tayo ng tubig. So ngayon, sisindihan ko na po yung ating stove at ibubuhos ko na po itong ating natira na 5 cups na tubig. So yan, hihintayin po natin yan na kumulo. Ngayon pong kumukulo na yung ating tubig, pwede na nating ilagay muna itong ating ubi halaya or purple yam para matutunaw po siya kasi medyo nagbubuo po siya sa loob kasi nilagay ko po to sa aming ref. Dahil ito po yung natira ko na ginamit ko sa aking ginawang siopaw or filling ng siopaw. Ngayon, hihintayin na lang po natin na matutunaw din to para maihalo na natin yung iba pang mga ingredients natin. Or kung gusto nyo po talagang gumamit ng fresh na ubi, pwede po yun. Kung meron kayong fresh na ubi. Dito kasi sa amin, walang nabibili na ubi, kaya yung mga nasa jar lang po yung ginagamit namin. Tsaka yun ay templado na po, matamis na yun. So, kailangan huwag natin masyadong damihan yung sugar. Titikman-tikman po natin para hindi po masobrahan sa tamis. Itong gagawin ko ngayon ay pang personal na konsumo lang namin sa bahay. Pero kung balak po kayong gayahin to at gawin yung negosyo, ibebenta, advice ko, gagawin nyo po or susundan nyo po muna itong aming mga sukat or yung mga ingredients ko. Kung sa tingin nyo ay medyo mahal yung mga gamit ko or mapapamahal kayo sa mga ingredients, pwede nyo naman pong i-adjust yung mga sangkap kung saan po kayo mas makakamura. Pwede nyo naman pong tingnan yung mga ibang flavor ko na ginawa na may sample na computation kung paano malalaman kung magkano po yung bintahan, magkano rin po yung puhunan. Pakicheck na lang po para masundan nyo kung paano po yung tamang pag-compute kung gusto nyong ibebenta. Ayan na po, natunaw na po yung ating ubi halaya na nilagay kanina. So ngayon, ang isunod po natin ay itong ating sugar. So ito ay nasa mga 1/3 cup lang po ito. Kasi ayaw ko po ng damihan. Kasi po yung ating makapuno ay matamis na din po yun. Kaya i-adjust po natin yung ating sugar. Pwede po kayong gumamit ng brown or white. Yung brown kasi mas mura. So mas maganda pagka yun po yung gagamitin natin kung balak nating ibenta yung ating ice candy para mas makakasave po tayo. Ngayong tunaw na yung ating sugar, isunod na po natin yung ating evap milk. Kung wala po kayong evap, pwede rin po yung fresh milk. Kaya lang, yung fresh milk medyo mahal. Pero kung gusto nyo naman pong mas makakamura din po kayo, pwede rin po kayong gumamit lang ng powdered milk.
Ngayon, pwede na nating isunod itong ating 1 cup na cornstarch na dinilute natin sa 1 cup na tubig. Haluin muna natin kasi medyo nagbuo-buo po yung ilalim. Tapos ngayon, pagka buhos natin, kailangan hinaan muna natin yung ating apoy para hindi siya magbuo-buo kaagad. So yan, dahan-dahan po nating ibubuhos sabay paghahalo po. So, kinakailangan dito na yung ating cornstarch ay talagang masisigurado natin na lutong-luto po talaga. Ayan o, sobrang lapot na po niya. Kung sa tingin niya po ay sobrang lapot po, ay pwede po natin dagdagan ng tubig. Kung ibebenta nyo, kayo na po bahalang magdagdag ng tubig. Basta yung tamang-tamang dami lang na hindi siya parang malulusaw. Kasi pagka medyo lusaw na siya, hindi na po ganun kalambot po yung ating ice candy. So magiging icy na po siya pag sobrang dami po yung tubig na dinagdag natin. Pagka ganito yung consistency niya, so masisigurado talaga natin niya na malambot po yung ating ice candy. Hindi siya icy, para siyang ice cream yung kanyang texture. Ngayon, 'di ba, yung ating mixture ay hindi pa gaanong kulay obi. So kaya magdadagdag po tayo nitong obi flavor. Mas maganda na ganitong, kung mayroon kayong mahanap na ganito na brand, kasi ito ay subok na namin to na maganda po talaga itong gamitin. Hindi lang siya sobrang bango, makakadagdag talaga ito ng kulay. Kahit konti lang po yung ilalagay natin, magkukulay purple po talaga siya. Tsaka sobrang bango. Kayo na po bahala kung ilang patak po yung gusto nyong ilagay. Hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong kulay sa inyong mixture. Yan, halo-haluin lang natin para mag-combine po lahat ng ating mga ingredients. Yung ating makapuno, mamaya ko na siya ihahalo sa ating mixture pagka lumamig na ito. Para yung ating makapuno ay fresh na fresh pa rin, hindi siya maluluto kasi sobrang init po nito. Sa tingin ko ay dadagdagan ko pa ng konti kasi magdagdag pa tayo ng makapuno mamaya para mas titingkad pa yung kulay niya. Kung gusto nyo man pong maglagay dito ng condensed, pwede rin po. Instead na sugar, condensed po yung gagamitin nyo. So, kayo na po bahala. Basta alam nyo naman kung saan po kayo makakatipid sa mga ingredients na mas malaki po yung kikitain nyo kung ibebenta nyo man. Basta haluin lang po natin ang mabuti para hindi manikit sa ilalim at hindi magbuo-buo po itong ating mixture. Ayan o, sobrang ganda na po ng kanyang kulay. Yung texture niya ay parang ice cream na po. Ayan, pagka napaghalo na po natin ang mabuti, ay pwede na po nating patayin yung ating stove. Tapos, ililipat lang po natin to sa isang lagayan na mas mabilis po natin siyang mapapalamig. Para pagka lumamig na, ay masimula na po nating balutin at ihalo din po yung ating natirang makapuno string. Ayan po, ibubuhos ko po siya dito sa ating malaking paglalagyan. Itong ganito na consistency ay pwede pa po kayong magdagdag nito ng tubig. Pero huwag nyo lang pong masyadong damihan kung gusto nyo pong mas mapaparami pa ninyo. Pero syempre, kung magdagdag po tayo ng tubig, i-adjust na naman po natin yung kanyang tamis. So yan, hihintayin po natin to na lumamig. Ngayon po ay malamig na po itong ating mixture ng ating OB. So ngayon ay pwede na nating ihalo dito yung ating makapuno. So yan, nilipat ko na po yung ating makapuno dito. Or kung wala po kayong mahanap na makapuno, pwede rin po kayong gumamit ng fresh lang na buko. Mas masarap din po yun. Tapos ngayon ay hahaluin na po natin. Kung medyo natatabangan po kayo sa ating mixture, sa mga sukat na ginamit natin kanina para sa ating mga ingredients, pwede nyo pong dagdagan or pwede nyo naman po bawasan kung sa tingin nyo ay medyo matamis or medyo matabang pa. Kayo na po bahala mag-adjust ng kanyang lasa or tamis. So, ngayong napaghalo-halo na po natin itong ating mga ingredients para sa ating ice candy, ay ready na po natin itong babalutin. So, kakailanganin natin ng imbudo para mabilis natin itong maibalot. So, dahil yung ating mixture ay may mga buko, so kailangan yung gagamitin nating imbudo para mas mabilis po tayo ay yung medyo malaki po yung kanyang butas. Meron ako dito na medyo maliit pero mas gusto ko ito yung gagamitin ko para hindi siya mai-stack. At kinakailangan din, kung ibebenta natin, meron po tayong measuring cup para pantay-pantay po yung laki ng ating ice candy.
So ito po yung gagamitin ko, mga 1/3 cup ang sukat. Yan, kukuha lang po tayo. Mas maganda kasi pagka may sukat para isang takal na lang, mas mabilis na lang. Yan, hihigpitan lang po natin yung ating pagtali para mas maganda po siyang tingnan. Ayan po. Mamaya, puputulin natin yung dulo niya para mas magandang tingnan. Ngayon po ay natapos ko na pong naibalot lahat itong ating ice candy mixture na ube makapuno. So, ibinilang ko po siya, umabot siya ng 26 pieces. So, ngayon, puputulin ko lang po yung kanyang dulo para mas maganda po siyang tingnan at saka hindi po gaanong makakaagaw ng space po sa ating freezer. So ayan, natapos ko na pong naputol yung mga excess na plastic. Ngayon ay ready na po natin tong ilagay sa ating freezer. So i-frozen po natin to na mga 4 to 6 hours kung gusto natin or pwede rin po overnight para talagang tumigas po yung ating ice candy. Pagka tumigas na ito, ay ipapakita ko po sa inyo kung gaano siya kalambot at makikita nyo kung ano po yung texture niya sa loob. Ngayon po ay tumigas na po itong ating ginawang ice candy na ube makapuno. To base po dito sa mga ingredients na ginamit ko, ay umabot po tayo ng mga 150 pesos po yung ating capital dito. Tapos, kasali na rin yung ating gas and electricity at saka yung ating labor dito. So, nasa mga 200 pesos po yung ating capital dito. So, ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung gaano kalambot o yung texture po ng ating ice candy. Yan, hatiin po natin para maipakita ko po sa inyo yung loob niya. Ayan po, oh. Sobrang lambot niya. Pwedeng-pwede po natin itong ibebenta ng mga 8 pesos or hanggang 10 pesos. Talagang hindi po tayo mapapahiya pagka ganong presyo po yung ating ice candy dahil sobrang lambot po niya para po siyang ice cream yung kanyang texture. Ito na po ang ube makapuno ice candy na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo at magustuhan nyo ang reseping ito. Sana ay i-like nyo, i-share at i-subscribe na rin po ang aming channel. At saka pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!